Pala oras ating lahat mga tupak mga hinday. Kawai-kawai! Ayan partner, at dito tayo sa Barangay Porok, Pura, Tarlac. Kasama natin ngayon ang ating farmer hero, si Sir Crispin Dailig. At partner, yes po mga idol, part 2 na po ng ating video kung saan si Sir Crispin po isang Canadian citizen. Hindi na po bumalik sa Canada dahil sa hito farming at ngayon improving yung kanyang mga hito pan. Yes. At dito yun mga idol yung ating video na kung saan meron si Sir Crispin na solar pump. Yun, ang pinaka-unique part nila. Sir Crispin, kawai-kawai muna tayo dyan. Yay! So shout out kayo mga kaibigan nyo. Oh, shout out to mga kaibigan ko sa ano, sa Canada. Ayun. Sa ano, sa ano ba yung ano, sa taga Kipling, oh. Taga Winyard, taga Edmonton. Shout out dyan. Kilala na siya partner. So bumalik po tayo dito mga ayan. Idol kasi maraming po nagtatanong sa atin about solar panel ni Sir Crispin. Mm-hmm. Magkano yung kanyang total na ginastos. Gusto nilang makita, yun pala nakalibing pala nakalibing. Yung sa ilalim. Ang solar submersible pump. Yes. At the same time, tatanungin po natin kung ano na yung update sa kanyang farm. So Sir Crispin, bakit mayroong ganito tayo dito ngayon? Dati wala pa ito. Ano po yung buhay ito siya? Yan, ini-experiment kung ano ang pan yan. Parang aywan ko. Kung bioplug ba na ba yan o modern technology? Modern. So starting po ng parang bioplug si Sir Crispin ito kasi bumili din siya na ng aklat at ano yung sabi mo yung aklat nabili mo? Nabili ko Indonesian language. Ayun, so, Indonesian language na bioplug. Bioplug. So yun ang tatandaan nyo pag bumili kayo. Titingnan nyo muna kung baka English ba o Tagalog. Oh. At Sir Crispin, balik tayo doon kay Sir Crispin. Sir Crispin, kasi ito yung gustong malaman ng ating mga viewers nung sa inyo po na naiidolo kayo. Magkano ba yung setup na nagastos nyo dito sa submersible pump nyo? Sa submersible pump, nasa 140. Oh. Tapos plus yung lagayan niya, usakay umabot ng 160. Kung sa kanila na yung ano, sila nang gagawa, lalagyan nila sa bubungan, mga 140-145 ganyan. Ganun. Gagastusin. Sa subong. Kung sa bubong? Kung sa bubong nila ilalagay. Oh. Pero bakit di mo nilagay nila dito sa bubong? Nakalagay dati dito, pinatanggal ko. Bakit? Eh, kasi pagka umahangin, gumaganong-ganon. Lumilipat-lipat siya ng ganyan. So hindi siya stable? Hindi siya stable. Kaya pinilipat na lang dyan? Kaya pinalipat ko dyan, kaya umabot siya ng 160. So gumastos ka ng another 20,000 dito? Oo, 20,000 sa paggawa ng frame. Ayan. So package na pala ito partner, wala ka nang problemahin. Ayun, partner. Tsaka itong goal dito kasi ito ang pinaka-unique sa kanila. Kasi pag nag-aquaculture ka, ang kailangan mo is water source. Yeah, water source. So, yeah. So gumawa si Sir Crispin ng idea na magkaroon siya ng solar pump para ma-sustain yung kanyang water change. Ayun. So sir, ano ba yung ibang diskarte mo dito? Bakit napunta namin dati, ang liliit pa, ngayon sobrang laki na. Ano po yung ginawa nyo dito, sir? Ay, pagpapakain ng probiotic. Ayun. At saka sa tubig, kailangan makuha mo yung tubig. Yun lang naman ang pagkakas. So yun, partner. Probiotics. So, bago tayo mag-proceed ng partner, kasi marami natatanong, ilan ba ang kilowatts ng ating solar panel? Tama. Nasa 2,400 to 500 yata ang kilowatt niya. Yun yung na-harvest? Na-harvest. Everyday. Wala po yung siyang battery mga idol, kasi nagtatanong sila kung may battery or wala. Direct na po yun siya. Direct. Pagka may araw, direct na yan. Direct na. So ngayon dahil meron kayong ito, irritors, sa solar na to? Ay, hindi pa. Kasi hindi pa naka-tie grid sa ano, sa solar. Hindi pa? Hindi pa. Water pump lang? Oo, water pump lang. Alone? The future siguro, makukumbert ko na yan. Yes. Sir, ano ba yung purpose ng yung itong irritor sa inyo dito na sa pump? Yes. Kasi dati wala to eh. Oo. Kasi sa base sa napapakon ko, mas maganda ata yung may irritor para sa dissolved oxygen. So yun, lang isda. Katulad nito, hindi sila, dati ito, naglulutangan eh. Oo, ngayon? Ngayon eh, wala na sila, nandyan na lang sila sa loob. Ayun, partner. So yun, partner, at least may idea sila. Malalaki na. So yun po yung isang way
para magkaroon kayo ng magandang dissolved oxygen, kasi usually ang cost naman ng pagkakaproblem pagkulang yung dissolved oxygen sa tubig natin. So yes, nilagyan ni Sir Crispin, napakatalino. Pero po yung ito, at least kahit 1 na milligram lang per liter, kaya mag-survive kahit mababa ang dissolved oxygen. Pero ito kay Sir Crispin, kasi yung sabi niya kanina, partner, maliban sa dissolved oxygen sa tubig na para sa hito, is naglagay kasi sa probiotics. Probiotics. Sir, ito ba yun? Source. Ito, partner. Ito. Ano to, sir? Ano dito, sir? Probiotic yan. Probiotics. Kinukulture ko. Anong laman nito, sir? Ba't ibang color? May molasses. Molasses? Anong mixture nito, sir? Ilang litrong tubig? Ilang isang litrong tubig, isang kutsarita. Kaya ito, nasa 3 litro yan. 3 litro? Oo. Tapos ang molasses? Mga kunti lang, mga 2 kutsara lang siguro. 2 kutsara? Oo. Tapos yung probiotics niyo po? Mga 3 kutsara. 3 kutsara din. Tapos kasi 3 litro. 3 litro. 3 litro. Tapos ilang days ba siya magsistay dito? O ano? Mas maganda siguro, ang kinukuha ko yun, 12 hours. 12 hours? 24 hours. Ayun, partner. At least matandaan nila. Anong probiotics yan dyan, sir? Nitrofix. Nitrofix? So naka-aerator siya. Naka-aerator. Bukas ko kaya i-apply dyan sa dito sa mga pan. Iyon. So, gano'ng karami yung pag-apply nyo po? Kunti lang siguro, mga isang tapo lang na pan. Bawat pan? Bawat pan. So gano'ng kalaki itong pan nyo, sir? Bawat pan nyo, magano'ng kalaki? Ito nasa 5x4. 5x4? About 20 square meter. So bawat pan, isang tabo, partner? Isang tabo, oo. So ito, lahat na palang pan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dami. Yun ang nalagyan nyo? Oo, lagyan ito. Kunti lang ilalagay ko. Tsaka ito. Nakakatawa, partner, dahil nung pagpunta natin, wala pa naman to. Meron, pero walang laman. Walang laman. Ito, mabilis talaga si Sir Crispin. So, sir, bakit marami kayong dinidiscover sa pagito? Ito, magbabioflock na kayo. Dito, another naman na experiment from my editor. And then dito, may mga editor din ang ano. Oo. Dati ulang editor to. Bakit, sir? Parang maganda atak ako kung may aerator eh, kaya tinus lahat ng experiment ko eh. So partner, na-scam pala mga idol si Sir Crispin sa aerator, pwede mo bang maikwento? Ay kasi, mag-ingat kayo. Mag-ingat sa mga nag-order sa Online. Oh. Ano kasi, ba yung order mo? Ito ganito, LP200, ang ibinigay sa akin 2 poting tubig. Alam ko, anong ginawa niyo sa 2 poting tubig, ininom niyo ba? Ay, hindi, sinauli ko. Ah, sinauli niyo? Oo. Magkano ba yun? Nasa 17,889. 17,889. Tapos, 2 tubig. Tubig? Mahal lang. Grabe. 17,000? 2 tubig. Magkano ang litro nun? So mag-ingat po mga dula, advice lamang namin, payo namin sa mga magbibili online, please, check muna ang review. Yes. At saka number of sold. Thank you. Kung maganda ba ang star or shop rating bago kayo bumili, dahil mahirap po talagang ma-scam. Oo. Nakatry na din tayo ma-scam. Masakit yun. Yes. Lalo na sa kaya 17,000. 2 litro. Eh partner, ito naman yung pinaka the best, dahil si Sir Crispin, 2 months pa lang, magto 2 months pa lang yung mga hito niya. Pero sir, ano yung pinakamalaking hito na nandito sa pad mo ngayon? Sa 1 kilo, ilang piraso? Siguro, nasa yung 1 kilo, nasa 3 piraso na. Meron na ganun? Oo. Sa 2 months mo? Oo, sa 2 months. Ano ba yung pinapakain mo, sir? Ang pinapakain ko yung pati. Dati? Oo. Pero susubukan ko. Pre-starter? Oo, pre-starter. Oo. Tapos? Tapos baka susubukan ko, maganda raw yung Ocialis. Oo. Hindi mo pa nasubukan? Hindi pa. Ngayon, baka sakali makakuha ng Ocialis, yung Ocialis ang papakain ko. Ayun. Sa part 1 kasi natin yung video, may minimix si Sir Crispin. Oh. Sir, pwede mo ba ma-recap natin ano yung mimixing mo sa feeds mo? Orobiotic lang at saka orobiotic accommodant yung minimix ko sa feeds. Yun yung probiotics po yun? Oh, probiotic. Oh. Tapos ang mixing nyo nun? Isang litrong tubig, isang kutsaritang orobiotic. Tapos, yun ang kinukuha ko sa feeds. Okay, minimix. Minimix bago ipakain. Ayun. So, ganun kaya, partner, siguro sa 2 months. Yung shooter, I think, shooter ba tawag? Shooter. Shooter, meron na siyang
3 to 1. 3 pieces, 1 kilo. Ayun. Yung pinakamalaki. Pero may ibang medyo maliit naman na napagawa na, no? Oo. Itong mga maliliit na yung nandito. Pero doon sa kwan, may halos malalaki na sa mga shooter. Ayun. At saka ito, medyo malaki-laki na rin itong mga ito. Ah, malalaki na. Ayan. So ito is... Ganito na rin siguro kalalaki. Ilan po diameter ito, sir? 2 meters yan. 2 meters diameter. Eh, sir, ito partner, tanungin ko lang sa Sir Crispin. Kasi ito, sir, mga ilang piraso nga lahat dito, sir, meron ka ngayon? Na 15,000. 15,000? 15,000 noon. Naiwan ko ngayon kung ilan pa. Tapos mga ilan po natira? Ay, di ko alam kung ilan pa natira. Nabot pa ng mga 12,000 o 10,000? Maari. Ah, ganun. So, yun pala yung ano dun. Di, partner, ano ba yung mga usually na common problems na nandito sa panbukin? Kasi gusto nila malaman. Ano yung mga precautionary measures? As a beginner, ano usually ang mga problem encounter natin? Ayun. Ang may encounter mo dito, yung nagbubulian, binubuli nila yung mahinang kasama nila. Tapos? Siguro, pakainin ng pakainin. Pakainin din para hindi, ano, bulihin yung mga kasama nila. So, kinakain nila? Yung sarili ng mga ano, kasama? Oo, kinakain nila yung kasama nila. As in, wasak? Wasak yung katawan? Hindi naman wasak. Pagka mahina na talagang kakainin na. Tapos kinukuha nyo na lang po? Oo, kinukuha na namin. Kinukuha ko dyan. Para hindi lalong ano, mag-contaminate. Oo. Pero sobrang dami pa rin partner eh. Ang ano, sir, ano ba yung ginagawa nyo para ma-lessen yung pagkaganong na problema para at least malaman din nila? Yung masunod sa bully, sa bully. Sa pagbubuli. Ay siguro yung ano, pag madalas na pagpapakain, kung pwede ng every 2 hours, 3 hours, ganun lang. Kahit pa konti-konti? Kahit pa konti-konti. Ayun, ang tikmik. Ayan. So partner, napansin ko, ano yung sinahawakan mo sir? Bakit nakakunik yan dito sa aerator? Kasi ito, na to avoid yung backfire ng hangin. Okay. Diaphragm? Oh, diaphragm. Ito yung diaphragm. Oo. So, dati para siya stop muna. Niya dito, stop. Oo, dito. Oh. Kasi parang hindi mahirapan kung ito. Dilagyan ko ng ganito. Tapos para makabuelo yung hangin. Oo. Diretso na sa aerator. Oo. Ayan. So, partner, pwede ba natin ma-recap? Puntahan natin, sir, ano yung flow ng inyong solar? Dahil ito yung binalikan natin. Sige. Maraming tanong sila from solar hanggang makapagpalabas tayo ng tubig. Sige, sige po. Yun ang maganda. May asula pala dito. Asula, oo. Oh. Asula. Ano yung ano, asula yun sir? Pang merienda ba? Pang merienda nila sa gabi. Ayan. So sir, paano po ang flow niyan? Halimbawa ito kasi mga idol, aerator nasa taas. Oo. Aerator, solar. Solar panel. Solar panel. Okay. And then, anong tapos gagawin natin sir? Pwede kami makapag-try. Ah, ito. Ay, dito tayo mga partner. Dito. Wala. Ano ang tawag dito, sir? Yung control panel. Control panel. Oh, yan. Tapos, saan po natin magsa-start, pagka sir? Sa solar, yung kulay pula. Kulay pula? Ito, yun. Start to. O, sandali. Parang naka-kundi muna. Tignan ko kung baka may la. Nakasara. Iyutupan lahat yung ano. Dapat ka-on. Kailangan naka-on dito. Ah, so yun po mga idol. Bago natin i-on, dapat nakabukas doon para hindi mag-ano ang tubig dito. Kasi magpa-pump na siya sa ilalim eh. So dito sa ilalim yung submersible. Yes. So hindi natin makikita kay nakalagay eh. Yun sana yung binalik natin para mapakita sa kanila kung ano yun, mukha nun. Kaso yun, nakalibing kasi. Okay na po. Ito po ang pula. Pakitin. Pakitin. Ayan. O, ito. Naona. Ano mangyayari po? Kukan na yan. At pa-flow na siya diretso? Pa-flow. Ha? At pa-flow na yan. Ito yung ano. Yan yung? Pagkagirko mo, it's switch. Hindi, yan ang harvest RPM niya. Okay. So, 1,700. Ayan. 2,000. Ayun o. 2,300. Ayun na. 2,300. Ayun na, lakas o. Oh. Ando na. Oo. Yes. Pwede natin matry dito. Para masundan natin. Sige. So, dito pala, saan ba yung ano? Saan ba yung... Nandito yung... Ito. Nasa loob. Sa loob? Sa, dyan sa magkukuha ng tubig. D4 po ang size, D4. D4 itong ano, yung existing. D4 po. Dito si yung ano. Yung dito na sa labas. Dito, sa labas. Ayan, so dito na mga idol. Lakas o? Ando na, ganun sa lakas. Oo, ganun. Ito pwede po. Pwede natin maklose yun para dito natin masampol. Yan o. No? Ito close po, partner. Sige, partner. Yan, lakas! Sir Crispin, unlimited yung flow ng tubig nyo. Kahit i-on nyo siya, walang problema. Oo. Yung problem lang is masasobrahan sila, malulunod sila. Malulunod. Malulunod din po yung mga hito natin, kaya huwag masyadong sobra. Sir Crispin, ano pa yung strategy nyo? Alang beses kayo nagpapalit ng tubig? So, pagpapalit ng tubig, every 3 days,
Every 3 days, overflow. At after 4 days, 80% tatanggalin. 80% tatanggalin. Tapos 20% lang itikira. Ito ang after 4 days. Yeah. So kung meron po kayo ganito kalakas mga idol, halimbawa, gusto nyo ng continuous na tubig, solar, wala kang gasto sa kuryente, ganito sa kalakas. Pwede naman sir, na sa araw, ganito-ganito ang tubig. Oo. Oh. Kasi ginagamit ko rin pang patulog sa power. Kasi po connected, integrated farming sensor dito. May mga baboy, may mga manok. Ganun, nandito saka may farm siya. At ang nakakatawa dito sa Tuskin, one time, big time na yung gagastusan pag ganito. Kasi yung mangyayari, tuloy-tuloy na yung ano nyo, yung use nyo na tubig. Ang paganda sa mga. Sobrang lakas. Pwede pa lang buksan lahat. Pwede pa matry buksan lahat, sir. Ako na, sir. So, sir, ano ba yung, sir? Sino yung nag-set up ng pandemic dito, sir? Sino nag-set up ito? Itong mga ito, ako na lang nag-set up. Ito? Dahil sa kapapanood ng ano, na YouTube na nag-set up. So yun ang pinaka the best po na gawin natin. Sir Crispin, ano ba yung common pa na ibang problems maliban doon sa pagbubulian nila? Ano ba yung usually pa ng mga problems na na-encounter mo dito? Meron pa mga fungus, may mga ammonia, gano'n? Yung ammonia, meron din kaya lang na address ko naman kasi na sa limited. So ibig sabihin po, wala pa. So ang problem ng ammonia na drink dahil sa pagwa-water sink. Oo. Yun. Sige po, tandaan niyo po. Sobrang lakas ng tubig. Tatlong nakabukas sa 2,400 na watts ng solar. For yung kanyang pababa na tubo, dos itong dito sa gilid. Gano'ng kalalim, Sir Christine, pala? Gano'ng kalalim? Siguro naka 6 meters to 7 meters ang lalim yan. 6 to 7 meters lang? Oo. Eh, dito po kami sa Barangay Purak. Ah, Purok. Purak, Tarlac. Oo. So, iba din yung gastos mo sa pag-drilling, iba din yung solar? Ay, wala po gastos sa drilling kasi existing na yan eh. Okay. Makagal na tubo ko na yan. Tubo namin. So, yun. Yung partner ng discarte kasi si Sir Crispin, Canadian citizen. Ang nangyari, nag-retired na siya dito at gusto niya magkaroon ng ganito. So possibly, sa susunod na mga buwan ito, magiging, agriculturalism na dito. Maaari. No? Pwede ba silang dumalo dito sa inyo, sir? Pwede. Welcome sila. Welcome daw kayo dito. Ano ito na siguro tayo, partner? Address niyo, sir? Family may issue, sir. Ayun. Ano yung pinaka-address niyo dito, sir? Purok Pura Tarlac. Purok Pura. Ah, Purok pala, hindi barangay. Barangay Purok. Barangay Purok. Barangay Purok Pura Tarlac. Ayan. So ito malalaki na partner, oh. Ayan. So ito po yung pinakita namin mga idol, partner. Oh. Na pag nag-drain si Sir Crispin ng kanyang ammonia or yung tawag yun, si mag-change water siya, tubig niya dito, papunta diretso doon sa palayan. Oh, palayan yun na. Yung vitamins ng palayan. Oo. Mataba ang palay. Mataba. Or, minsan, dito na diretso sir, no? Oo, oh, dito. Dito na. I-on lamang po ito ni sir. Ando na yung irrigation. Tama ba? Matigas pala sir, no? Matigas na. Okay. Ayan, ayan. Pag na-close yun doon, close ko partner, para makita niyang gano'ng kalakas. So, ang galing eh. Ito yung level by level. Nandito nyo ito. 50% at ang ngayon sa baba, 20% po. Ah, ilang percent? 100%. 100%. Okay. Ah, yun. Waterproof. Ito yung overflow. Overflow. Pag hindi siya gagamit ng tubig dito, at saka magpatubig si Sir Crispin ng palayan, ito na. Dito na po. Galing. Kaya mataba. Oo. May abuno ka po ba dyan, sir? Ay, nakapuno pa naman ng konti. Ayun. Kunti ila lang. Yun ang mga kales pagka-integrated. Sir, Christine, patunayin po namin dito. Thank you, sir.
ano po yung mga best advice sa mga kagaya nyo po na mga Canadian citizen, mga OFW na gusto din na magnegosyo and any possible na business, agribusiness na mga yan, kaya sa isa kwa culture sa pagdito, ano po ang advice sa kanila? Siguro may advice ko sa mga katulad kong OFW, ano, pag-isipan nila kung ano ang magandang para sa kanila kasi hindi naman pare-parehas ang kanila eh. Mayroong gusto sa aquaculture, mayroong gusto rin sa livestock, mayroong gusto sa pagtupan ng mga tanin, o nasa pa kanila. Pero ito, sa palagay ko itong aquaculture, mas maganda sa palagay ko ano, may advice ko sa kanila. Bukod sa maliit lang lugar, matalipan. Magaling i-manage. Kasi nandito pa lang. Basta kompleto mo na yung source of water. Ayun. Ganun lang. Maganda. Kunti na lang yung i-face mo problem. Kunti na lang itupan mo problema. Ayun. So tama po si Sir Crispin po mga idol. Usually, bago tayo magtatapos, Sir Crispin, dito sa lahat-lahat mong pad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ilan ang nagastos ko? Ang nagastos ko dito, more or less, nagkakala siguro, 500,000 na siguro meron. 500, yan. Sa pag-start-up? Sa pag-start-up. Doon, pag-gawa? Oo, pag-gawa. Ayan po mga idol. So 500,000, depende po sa inyo mga idol ha. Ito, marami kasi nagtatanong sa ating video sa kung paano minamarket ang hito. So, advice from us po mga idol, kung wala or hindi masyadong tinatangkilik ang hito sa inyong lugar at saka gusto nyo talagang mag-start ng hito farming, pwede po kayo magsimula sa isang maliit na namang na pond. At least mapag-aralan nyo. And in the long run, pwede po kayo mag-market bahay-bahay or pag may makita po kayong buyer mga idol at saka kulang na yung demand ng hito, that's the time na pwede na po kayo mag-expand. Tama. Kasi kung malaki yan na agad, wala pa po kayong nakitang buyer, saan nyo ibibenta? Tama. So hindi po lahat ng lugar is tinatangkilik ang hito at saka in demand. Oh. At saka mga idol, advice lamang po, hindi nyo po kailangan ng malakiang start-up system para sa pagsimula ng hito farming. Pwede kayo magsimula kahit simento lang, concrete or earth pan, at least makapagsimula na po kayo agad. At partner, thankful tayo dahil tayo ngayon partner, kung mapapansin nila, most of our past videos, nag-i-engage tayo sa aquaculture dahil po kami ni partner nag-aaral dahil magkakaroon kami ng sarili ng yes. pad. Yan po yung nandito kami, umikot-ikot kami, nag-aaral kami patulad nila sir. At sila Sir Crispin ang nagtuturo sa amin kung paano pa mas mapaganda, mapadali at mapalaki yung mga hito namin na mapuproduce dun sa area namin. Yes. At backyard lang yun. Yun ang pinaka the best at titingnan po namin, susundan namin yung mga diskarte nila. Yes, at saka mga idol, mag-start na po kami at saka please supportahan niyo po kami sa aming pag-iikot dahil kukuha po tayo ng mga mahalaga at saka makabagong kaalaman sa pagpo-farming lalo na sa hito farming partner. Ayan. So tutuloy-tuloy natin yung pag-vegetable farming, livestock. Andito tayo, lahat-lahat ng farming na i-cover po namin ni partner. Pero ngayon po kasi didiskartehan natin para yung food security ng bawat Pilipino na may bahay, meron kayo dyan na konting pad lang sa backyard nyo lang, sa likod nyo, pwedeng-pwede nyo nang gawin. Yes. Ayun. Para makasuporta po kayo sa amin mga idol, please i-subscribe po kami maliban sa follow sa aming Facebook and then mag-join po sa aming YouTube at least magkaroon po tayo ng small na tawag yan, support ayan. Financially. Ayan. So kita-kits po tayo sa mga gustong mag-seminar. Abang-abang po kayo dahil meron po kaming bibigyan kayo namin ng pinaka-the best na seminar na magagaya nyo po. So tingnan po natin ha. So tandaan nyo po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kita-kits po tayo dahil iba't ibang diskarte, iba't ibang teknik, iba't ibang farmer hero kagaya ni Sir Crispin. Yes. Makita-kits po tayo sa farm nyo, partner. Yes. At don't forget, subscribe po kami mga idol at saka i-follow sa aming Facebook. Maliban sa subscribe sa Facebook at saka join sa YouTube. Maraming salamat mga idol. Please i-like ang ating video kung nagustuhan nyo po. Mag-comment below kung ano yung inyong mga katanungan. At i-share ang ating video para maraming makapanood. Ayan. Mula yan dito sa Barangay Pura. Apurok. Purok. Pura Tarlac. Kamay-kamay mga totoo. Yes, happy farming. Sir Crispin. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye.